Hello everyone. Ang topic ngayon na ituturo ko sa inyo ay tinatawag na series aiding voltages and series opposing voltages. Pero ang una nating pag-uusapan at ang una kong ituturo muna sa inyo ay itong series aiding voltages. So under pa rin ito ng series circuit. Series aiding voltages. So, sa series aiding voltages, ang pinag-uusapan dito is about yung voltage or yung voltage source. So, example tayo kung anong ibig sabihin yan para mas maintindihan natin. So, syempre, ano to? Under siya ng series circuit. So, series circuit yung circuit na gagawin natin. So, ang ibig sabihin ng series aiding, ito yung dalawa o higit pang mga voltage source na connected. So, example, meron kang dalawang battery. So, wari, patungin natin ng ganyan. So, ang ibig sabihin ng series aiding, so, when the plus terminal, so, ito yung plus terminal of one is connected to the negative terminal. So, ito yung negative part. So, connected daw. Connected siya. Dito. Yan. So, kapag mag-kinonect natin yan, kung ano yung value nito, bawa, ito ay 2 volts, tapos ito ay 10 volts. So, ang equivalent na voltage niyan ay 10 plus 2. So, example, ito ay V1. Tapos, ito ay B2. So, ang equivalent voltage yan ay 12 volts. Yan. So, tatandaan, kung ito ay negative, itong part na to, tapos positive, dapat ang kasunod niya nakakonek ay sa negative. So, yun ang series aiding na tinatawag. So, negative, positive, tapos next niya ay sa negative. Hindi siya sa positive, dapat ay sa negative. Para nagkakaroon ng pag-a-add o yung sum na tinatawag. So, para maka-add sila, 10 plus 2. Now, so next example. Example natin, another is ito. So, again, pag series aiding, dapat kung negative to, so dapat nakakonek siya sa positive. So, ganyan. Yan. So, tatlo to, B1, B2, and B3. So, ang pinag-uusapan dito, at tatandaan nyo sa series aiding voltages, ay yung mga battery or yung mga voltage source na magkakonect. So, ito yung mga resistor. So, walang kinalaman yung resistor dito. Only sa mga voltage source. So, kakagaya lang din siya ng mga IR drop ng nasa resistor na ina-add kapag series. So, negative, positive, then negative, then positive, then negative, then positive. So, kung ito ay sabihin natin 2, tapos ito ay 3, 2 volts, 3 volts, tapos sabihin natin ito ay 5 volts. So, ibig sabihin, ang equivalent voltage mo ay, sabihin natin total voltage mo ay 10 volts. Yan. So, nag-a-act siya as, pwede mo na siyang gawing as total voltage na 10 volts or equivalent voltage na 10 volts. So, yun ang ibig sabihin ng series aiding voltages. So, ang pinaka-example dito, no? Halimbawa, para mas madali sa iba.
na mas maintindihan. Meron tayong noon na tinatawag na transistor radio. Tapos yung battery niya malalaki. Kung natatandaan nyo. Tapos meron siyang ganyan. Tapos sa barding ilalim, nakaganon siya sa ilalim. So, madami yung kinokonek. So, ito yung positive nun. Tapos, ito yung negative nun. So, para makakonek ka ng isa, kailangan yung positive nakakonek din dito. So, para mag-add yung battery. Yan. Yan. So, halimbawa, ang requirements na, so, kailangan para gumana yung radio, kailangan niya isabihin nating 6 volts. So, ang isa ay 2 volts. So, naka-series A din siya. So, 2 plus 2 plus 2 ang sagot ay 6. So, yan yung mga example ng series A din, ano. So, another na example pa is itong sa mga remote control ng mga TV or kahit na anong remote, basta meron siyang ano, yung battery. So, ang kadalasan nakikita natin yung mga double A na battery. So, yun, series A din yun. So, kung kaya kung mapapansin nyo, yung mga dalawahan, yun magkaganyan, yung magkabaligtaran yun eh. Yan, magkabaligtaran yan, kasi ito ang magkakonek, positive, tapos negative. So, magkakakonek yan. Tapos, ito papunta na sa circuit. Tapos, ito papunta na sa circuit. I mean, sa load. Yan. So, kaya pag tinanggal mo yung isang part, hindi ngayon gagana yung remote control. Kasi kulang siya ng battery. Kasi nga, series A din siya. So, yun. O, example pa ulit. So, meron ka ngayong example. Meron kang inverter. So, yung mga gumagamit ng solar ngayon. So, kailangan nila ng inverter. So, yung inverter nila, ang requirements ay may ano yan eh, merong alligator something. Ang requirements niya ay 12 volts para makapag-produce ng 220 na AC. Yan. So, ngayon, meron ka lang battery na, sabihin natin, meron ka lang, yan, ganyan yun, itsura ng battery. 6 volts. So, ito yung positive, ito yung negative. 6 volts. So, kailangan mo pa ng isa pang 6 volts para magkaroon ka ng 12 volts. So, paano ang connection? So, kagaya ko para magkaroon ng, para ma-add. So, ang ikakabit mo ngayon, ang connection mo ngayon, kung ito yung positive, ito yung negative. Kung dito, positive, tapos negative, itong negative, kukunik mo ngayon dito sa positive. So, parang ganito din yan. Positive to negative. So, positive to negative. So, yon. Tapos, ito, papunta na ngayon. So, pag nag, ito na yung pinaka-output niyan. So, ito yung pinaka-positive mo. Tapos, ito yung negative mo. Na kung saan, ang equivalent voltage niyan ay 12 volts. So, yon. So, yan ang ibig sabihin ng series aiding voltages under pa rin ang series circuit.